Mga katrops, welcome back sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon pag-uusapan natin ng balitang, pinagtawanan na nga daw ang second overall pick ng Charlotte Hornets na si Brandon Miller. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tapos na nga daw ang Los Angeles Lakers sa trade ngayong offseason. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, mismo ang second overall pick na nga po ng Charlotte Hornets na si Brandon Miller ang nagsabi sa harap mismo ng media na makakapasok na nga daw ang Charlotte Hornets sa NBA Finals sa susunod na taon. Ngunit sa kasamaang palad mga katrops, nagamit rin naman nga po ng mga fans ang kanyang sinabi para batikusin siya matapos nga pong maging malamya ang kanyang simula sa pagkatalo nga po ng Charlotte Hornets sa unang summer league nila kontra si Spurs sa score na 98-77. Bali bagamat man nga po nakapagtala siya dito ng 18 points, 5 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block, ay hindi rin naman nga po naging maganda ang kanyang simula matapos nga po siya mag-struggle sa first half na magtala lamang nga po siya dito ng 5 points, 3 rebounds at 6 fouls sa kanyang 1 out of 5 shooting. At overall nga po mga katrops, ay napaka-efficient nga po ng kanyang ipinakitang laro kontra sa Spurs, gayong nakapagtala rin naman nga po siya dito ng kabuang 6 turnovers at 7 fouls. Kaya dahil nga po dyan ay nagsunod-sunod na nga po ang pambabatikos na kanyang natanggap, gayong nangangamoy na nga po na isa na naman nga po siya sa mga palpak na player na kinuha ng Charlotte Hornets. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang tapos na nga daw ang Los Angeles Lakers sa trade ngayong offseason. Kahit man nga po mga katrops, meron ng hawak na 30-man lineup ang Lakers, ay meron at meron pa naman nga po mga trade rumors na nagsisilabasan patungkol sa pagkuha nga po nila ng ilang malalaking superstar na available ngayon sa trade market. Katulad na lamang nila Damian Lillard at James Harden na pareho na nga po nag-request ng trade sa kanika nalang mga kupunan. Pero ayon na naman nga po sa nalabas na balita ng isang NBA insider, wala na naman nga daw pong gagawin pang trade ng Lakers ngayong season at hindi na naman nga po makikipag-agwan ng kanilang team kay Damian Lillard o di kay James Harden. Sa madaling salita, tapos na nga po ang Lakers sa trade, gayong sapat na naman nga po ang kanilang kasalukuyang lineup, sadyang kailangan na lamang nga po nalang kumuha ng mga available na player sa loob ng free agency market. At gayong nabanggit na naman nga po natin si Damian Lillard, ay pag-uusapan na naman nga po natin ang kalalabas pa lang na 4-team trade nito para mapapunta siya sa Miami Heat. Bali dahil nga po sa napakalaking trade value ni Lillard, ay ayaw nga po ng Blazers na i-trade ito ng basta-basta, gayong mas gusto nga po nalang makakuha nang maraming kapalit dito. Kaya posible na nga daw pong gumawa ang Blazers ng isang 4-team trade kasama ang mga kupunan ng Miami Heat, New York Knicks at San Antonio Spurs. Bali dito nga po ay makukuha ng Miami Heat si Damian Lillard mula sa Portland Trail Blazers na makakatanggap rin naman nga po ng karami-raming player na kinabibilangan nina RJ Barrett, Caleb Martin, Nikola Jovic at dalawang future first round pick. Habang makukuha rin naman nga po dito ng New York Knicks si Tyler Hero, at ang San Antonio Spurs naman nga po ay makakasungkit ng mga player na kinabibilangan nina Duncan Robinson at dalawang future second round pick. Sa ganyang paraan nga po ay mas mapapalakas ng mga nabanggit kong kupunan ang kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.